أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahalkong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayong araw po ay ipagpapatuloy natin ang kwento kay Propeta Yusuf alayhis salam. Ito po yung part 2 natin sa kwento ni Propeta Yusuf alayhis salam. At tayo po ay tumigil noong si Propeta Yusuf ay sabihin niya na mas gugustuhin ko na ako ay makulong kaysa sundin ko ang kanilang kagustuhan. Na ito ang kagustuhan ng asawa ng Aziz na siya ay gumawa ng masama, gumawa ng zina kasama niya. So dito, isa sa gusto ko lang ipaalala sa inyo ang sinabi ni Propeta Yusuf alayhis salam na kanyang sinabi na ma'adallah. Ma'adallah, ako ay nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gawain na masama na ito. Tayo bilang isang Muslim, bilang isang mananampalataya, may mga pagsubok sa atin. Lahat tayo ay may mga pagsubok sa buhay. Pero nararapat po sa isang mananampalataya at ito ay payo ko sa aking sarili na kapag po si Shaytan ay nagbulong sa atin ng mga masasamang mga gawain, ay tayo po ay magpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala siya ang may kapangyarihan sa lahat at ito ay palagi na ginagawa dapat ng isang mananampalataya ang pagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga masasamang gawain. Tayo po ay tao lamang, nagkakamali, yan ay nabanggit sa hadith, kaya narapat lamang na palagi tayong nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may mga tulad ng dumating kay Yusuf alayhis salam, siya ay inakit ng isang babaeng maganda, wala sinarado niya ang lahat ng pintuan at pagkatapos ay sinabi niya na gawin mo anuman ang gusto mo ng tulad na ginagawa ng mag-asawa, pakikipagzina, pero ang unang sinabi niya ay ma'adallah. Ibig sabihin ako ay nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masamang gawain na ito. Kaya narapat lamang po anumang dumating sa atin ng mga pagsubok. Halimbawa, may gustong sumuhol sa atin, may gustong magbigay sa atin ng tinatawag na katulad ng nabanggit natin, suhol sa mga opisina, katulad din ng may mga ibang mga offer sa atin ni Shaytan, dahil yan ay tinatawag ng mga offer ni Shaytan yan, mga bulong ni Shaytan sa atin. Ngunit ang pinaka dapat natin gawin ay magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga masamang gawain na ito, katulad na ginawa ni Yusuf alayhis salam na siya ay tinatawag na nagpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi na ma'adallah. At pagkatapos ay basahin natin yung aya na si Yusuf alayhis salam ay siya ay nakulong dahil yun ang kanyang kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala na mas gusto niya na makulong na lamang siya kaysa gumawa ng masama. Subhanallah, ito yung pananampalataya, iman ng isang tao na mas ginusto niya kaysa isang propeta na makulong kaysa tinatawag na gumawa ng zina. So sinabi ng Allah sa surat Yusuf, fastajaba lahu rabbuhu fasarf anhu kaydahun. At dito tinanggap ang kahilingan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na mas gusto niya na makulong kaysa gumawa ng masama ng zina. Kaya siya ay nakulong. Sinabi dito sa aya na ito, wadakhala ma'ahu sijna fatayan. At pagkatapos nung siya ay nasa kulungan niya, ay meron siyang nakilala na dalawang mga binata, dalawang lalaki na kasama niya sa kulungan. At dito papasok yung kwento ng dalawang ito na sinabi ng Allah sa Al-Quran, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Ako ay nanaginip at nakita ko na ako ay nagpipiga ng alak. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. At nakikita ko, sabi naman isa sa kanila, na nakikita ko na mayroon akong dalang tinapay at pagkatapos ay dumapo yung mga ibon at kumakain sila doon sa tinapay na yun. Nabi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. At basahin mo sa amin itong panaginip namin, sinabi nila kay Yusuf alayhis salam, tunay na nakikita ka namin na kabilang sa mga mabubuting mga tao. Dito pa lang makikita natin na minsan makikita natin sa isang tao ang kanyang kabutihan.
Hindi naman tayo natawag na nanghuhusga. Pero dito minsan makikita natin kapag kahit hindi natin kilala ang tao, makikita natin sa unang mga galaw niya, pag alimbawa, siya ay nakapila, may dumating na matanda, pinauna na yung matanda, nakangiti siya, nagbibigay, nagpapasensya siya. So dito makikita natin una pa lang yung kanyang kabutihan. Dito nakita nila, napansin nila si Yusuf a.s. sa kanyang mukha, sa kanyang pakikitungo, ang kanyang kabutihan. At qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabatukuma bitawili qabla ay ya'tikuma. Sabi ni Yusuf a.s. na bago dumating sa inyo ang pagkain, yung pagkain nila sa kulungan, ay aking ipapaliwanag sa inyo ang inyong panaginip. Yan ang panaginip nila at ito ay binasa ni Yusuf a.s. at isa po sa mga miracles na binigay kay Yusuf a.s. ay nababasa niya yung tinatawag ng mga panaginip. Yan ang isa sa mga binigay sa kanya ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi po lahat ng tao, maging ang mga, may mga ulama, hindi po ibig sabihin na alim ang isang tao ay kaya niya magbasa ng mga panaginip. At hindi po lahat ng panaginip ay kaya pong basahin. May mga panaginip na mayroon tayo, may mga tao na mayroon silang kaalaman sa bagay na ito at hindi lahat ng panaginip ay pwedeng basahin. Kundi ito ay may mga specific na mga tao, binigyan sila ng kakayahan ng Allah, ito pinag-aralan din nila at pagkatapos ay hindi po lahat. May mga bagay lamang po na pwede nilang basahin ang panaginip, pero hindi po lahat. Okay, kaya huwag kayong maniwala sa mga ibang mga tao na walang kaalaman, walang binigay sa kanila Allah ng kakayahan tapos nagbabasa ng anumang mga panaginip. Yan po ay mga bagay ng kasinungalingan. Yan ay tinatawag na walang mang katibayan. Okay, so dito, nung nakilala sila ni Yusuf alayhis salam ay ito yung tinatawag na pagiging mensahe, mensahero ni o pagiging propeta ni Yusuf alayhis salam na siya ay ginamit niya yung kakaunting oras na ito para iparating sa kanila ang turo ng Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Dito sinabi niya sa mga tao na ito na inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. At tunay sinabi niya na iniwan ko ang mga tao, mga nasyon na sila ay hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay mga tumanggi kaya sila ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. At dito sinabi niya at sinunod ko ang relihiyon na dala ni Propeta Ibrahim a.s. ang aking mga ninuno. Dahil ang kanyang pinakalolo, si Propeta Ibrahim a.s., si Ishak at saka si Yaqub. Si Yaqub ang kanyang tatay, ang kanyang lolo si Ishak, at si Ishak naman ay lolo at pinakalolo niya. Dito, sinabi niya na relihiyon ito ng mga propeta. At pagkatapos kanyang sinabi na, makana lana an nushrika billahi min shay. Hindi nararapat na tayo ay magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala anumang bagay. Dalika min fadlillahi alayna wa ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun. Dito yung dawa ni propeta Yusuf alayhi salam sa dalawang lalaki na ito sa kulungan. Kaya sinabi, ya sahib sijni arbabun mutafarriqun khairun am illahi al-wahid al-qahar. Ito dapat ginagamit din. Ano ba ang pinakamaina? Marami tayong Panginoon o isa lang na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang dapat natin sambahin. So dito, logic na ginagamit niya na dapat sambahin natin ang nag-iisang tagapaglika. Hindi tayo sumamba sa maraming mga Panginoon, lalo na yung mga pagsamba sa mga ribulto. Kaya dapat nasambahin lamang ang nag-iisang tagapaglika na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinabi niya at pagkatapos nung itong dalawang lalaki na ito pinaliwanag ni Propeta Yusuf alayhis salam ang kahalagahan ng mensahe na ito na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, sa mahilamang nag-iisang tagapaglika, iwasan ang mga gawain na shirk. Pagkatapos ay kanyang binasa sa kanila ang kanilang panaginip at kanyang sinabi, ya sahibi sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ang isa sa inyo, sinabi niya, ang isa sa inyo ay magiging katulong siya ng hari. Ibig sabihin ay siya ang magtitimpla ng mga alak ng hari dahil sa yung hari na yun ay hindi Muslim. Pagkatapos, wamal akharu fayuslabu fataakulu at-tayru min ra'si. At yung isa sa inyo naman ay siya ay hahatulan ng kamatayan at pagkatapos ay siya
ay ibibitin sa krus, ha? Yuslab. Ibig sabihin, ibibitin siya. Pagkatapos ay darating sa kanya yung mga ibon at kakainin ang parte ng kanyang katawan sa ulo niya dahil siya ay tinatawag na hinatulan ng kamatayan. Yan po ang kwento ni Propeta Yusuf alayhis salam sa kulungan doon sa dalawang tao na ito. At pagkatapos ay sinabi niya sa isa sa kanila doon sa tao na lalabas ng kulungan pagkatapos ng siya ay magiging alipin, magiging katulong ng hari sa kanya, siya magtitimpla ng ano ng hari, na sinabi niya na ikwento mo ako, banggitin mo ako sa tinatawag na hari na yun, yung tinatawag na makakakuha sa iyo. Ngunit sa tagal ng panahon, alam, 7 taon o 9 taon na nagtagal, lumipas ang matagal na panahon, nakalimutan ng tao na ito nung siya ay makalaya. At yung isa sa kanila ay yung nga, nahatulan ng kamatayan. Pero itong nakalaya at nanatili siya ng katulong o nagtitimpla ng tinatawag na alak sa kanyang sa hari, ay nakalimutan niya si Yusuf alayhis salam. Maraming taon, 7 to 9 years, Allahu alam, yun ang isa sa mga ano, na matagal na panahon na hindi ito naalala ng tao na ito. At si Yusuf alayhis salam ay nanatili pa rin siya sa kulungan. Nakalimutan niya itong sinabi sa kanya ni Yusuf alayhis salam. At pagkatapos ay dumating yung panaginip, ang hari na yun sa Egypt, ay nanaginip siya. Panaginip na walang marunong bumasa sa panaginip na ito. Ang panaginip niya ay nabanggit sa Surat Yusuf na, وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاجٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Okay. Dito sa aya na ito, sinabi ng hari na ito, قال الملك. Itong hari na ito, sinabi niya, ako ay nanaginip na 7 baka na mga na matataba na mga baka, 7 matataba na mga baka at 7 baka na payat. At itong payat na ito ay kinakain nila yung mga baka na matataba. At pagkatapos kanyang sinabi, na nanaginip din siya ng 7 uhay na luntian. Ito yung fresh na mga sa ibang ano, ibang kwento sinabi nila na ito yung mga mga palay at iba pang mga ano. Oh, nakita niya yung fresh. At pagkatapos na naginip ng 7 uhay na tuyo. Tuyot yung ano, talagang tuyot yung mga pananim na yun. So, sabi niya, ano yung, ano, sabi na dito, qala al-mala, dito, ya ayuhal mala, o kayong mga tao. Kayong lahat, sinabi na ito sa mga, ano niya, mga tao, sa paligid niya, dahil ang mga ahari, marami siyang mga tao sa kanyang paligid, at sinabi niya na, basahin niyo ang panaginip ko na ito, ngunit, wala ni isa sa kanila ang kayang basahin na ito, tanda ito, anong panaginip ito, anong kahulugan ng panaginip na ito. At dahil dito, naalala nung tao na ito si Yusuf alayhis salam, subhanallah. Naalala niya si Yusuf alayhis salam at dito ay sinabi niya, وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ فَأَرْسِلُونِي يُوسُفَ أَيُّهَا السِّدِّيقُ أَفْتِنَا. Ito, dumating itong tao na ito, nagtitimpla ng alak sa hari, at pagkatapos ay sinabi niya na naalala ko si Yusuf alayhis salam, at siya ay pumunta kay Yusuf alayhis salam at binanggit niya itong panaginip na ito, at agad na sinagot ni Yusuf alayhis salam, subhanallah, agad na sinagot ni Yusuf alayhis salam. Bakit hindi siya nag-ano? Tinan mo yung kaugalian ni Yusuf alayhis salam. Dumating sa kanya yung lalaki na ito, matagal na panahon, 7 to 9 years, at nakalimutan niya si Yusuf alayhis salam, pero dumating sa kanya, naalala niya si Yusuf alayhis salam, isang tapat, at alam niya na marunong sa ganitong mga panaginip, at pumunta siya, at hindi nagdalawang isip si Yusuf alayhis salam, hindi niya sinabi na, bakit hindi ka dumating sa akin, bakit nakalimutan mo ako, bakit, wala siya sinabi. Bakit? Dahil alam ni Yusuf alayhis salam na ito ay kailangan ng mga tao, hindi sa sarili lang niya. Kundi ito ay kailangan ng mga tao itong panaginip na ito.
itu sinasabi na maslaha amma, ito ay pangkalahatan na kapakanan. Kaya agad niyang sinabi itong panaginip na ito, na kanyang sinabi na itong matabang mga baka na ito ay 7 taong kayo na kayo ay mag-aani ng mga malulusog at saka maraming mga aanihin. At pagkatapos ay yung pagkalipas ng tinatawag na 7 taon ay tagtuyo at wala kayong matataniman. So ibig sabihin itong loob ng 7 taon ay kailangan yung magtipid maliban lamang doon sa tinatawag na kinakailangan talagang kainin niyo. So yun ang binasa ni Yusuf alayhis salam. Diretsong sinabi niya, hindi siya iba pang mga bagay, kundi dahil alam niya na ito ay maslaha, ito ay tinatawag na para sa mga tao. Yan po ang dapat nating isipin minsan. Minsan ay kapag ito ay para sa kapakanan ng mga tao, ay dapat isakripisyo natin. Hindi tayo humingi ng kapalit o anuman kapag ito, dahil ang kapakanan ng mga tao ay napakalaking reward dito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang pinakamaraming reward ay yung tinatawag na sadakatun jariya. Yung sadakat jariya na maraming nakakapakinabang sa bagay na ito. Yung hindi napuputol yung kanyang gantimpala, yan ang sadakat jariya. So dito, agad na ipinaliwanag ni Yusuf alayhis salam na yung baka na mataba, yan yung tinatawag na 7 taon, na kayo ay aani at kayo ay marami kayong aanihin at dapat itago nyo ito. Itago nyo ito. Maliban sa kakaunti na tinatawag na kailangan nyo. Dahil darating ang 7 taon, natagtuyo at wala kayong ibang aasahan maliban doon sa itinago nyo sa nakaraan na 7 taon. At pagkatapos dito ay pinaliwanag ng tao na ito kay sa hari. Okay. So ang hari naman ay gusto niyang palabasin si Yusuf alayhis salam mula sa kulungan. Sinabi dito sa surat Yusuf na waqala al-maliku tuni bihi. Gusto ko siyang dumating sa akin, palabasin niyo siya. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balu niswa. So dito, una ay sinabi niya agad dito, kinausap siya nung hari, hindi niya tinanggap ang offer ng hari na siya ilalabas na sa pamagitan ng hari. Kundi sinabi niya na ma balu niswa. Ibig sabihin ay dapat ay ano yung nangyayari doon sa mga babae nung bago siya makulong. Gusto niya na ma-clear, malinis ang kanyang pangalan. Kaya dito, inna rabbi, ito, nung tanungin ng mga babae, sinabi ng mga babae na kulna hasha lillahi ma amilna alayhi min su. Ma amilna dito sa falam qala ma khatbukunna idrawadtunna Yusuf an nafsi. Okay. Ito, kinausap ng mga babae, sinabi ng mga babae na si Yusuf ay walang tinatawag na ginawang masama. Ganun din ang babae, asawa ng Aziz, asawa ng Prime Minister, asawa ng Aziz sa panahon na yun, yung nag-ampong kay Yusuf alayhis salam, na yung asawa niya na si Zulaykha, na kaning sinabi na qalat imra'atul azizul ana hasal haqqu ana rawadtuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Ako ang nag-akit sa kanya, ako yung gumawa, hindi si Yusuf alayhis salam ang may kasal kundi ako mismo. So dito tinanggap ni Zulaykha na yung kanyang pagkakasala at sinabi niya na ako ang nagsimula, ako yung umakit. Dahil kaya nakulong si Yusuf alayhis salam, dahil sinabi ng babae na ito, si Zulaykha, na kapag hindi ka pumayag, ay ikaw ay ipapakulong ko. Kaya hanggang doon pa lang, ay hindi pa nalilinis ang kanyang pangalan hanggang sa dumating itong pagkakataon at pinatawag sila ng hari at nalinis ang pangalan ni Yusuf alayhis salam dahil mismo ang babae, asawa ni Aziz na si Zulaykha ay kaniyang sinabi na tunay na si Yusuf alayhis salam ay kasama sa mga tapat at hindi niya magagawa ang bagay nito bagkus ako ang may kasalanan, ako ang umakit sa kanya. Dito, nalinis ang pangalan ni Yusuf alayhis salam at pagkatapos ay papasok tayo sa tinatawag na hiling ni Yusuf alayhis salam na siya ang mamahala. Siya ang mamahala doon sa tinatawag na, kumbaga sa panahon natin ngayon, yung finance. Siya yung mamahala doon sa mga pananim, sa mga lahat ng, dahil darating itong pagsubok sa kanila. Sinabi ng hari,
قال الملك ائتوني به استخلصه بشبين تطلوغانيا بابالاي سابا بغيتان بكتابو سنابي ني يوسف عليه السلام at pagkatapos sinabi ni Yusuf alayhis salam sa hari na qala ij'alni ala khazain al-ard inni hafidun alim wa dhalika wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u min haythu yasha. Dito sinabi ni Yusuf alayhis salam na gawin mo ako na ako ang mamumuno, maging wazir, maging mamuno sa tinatawag na mga pananima ito, yung siya yung maging finance, siya yung mamahala dito, siya yung mamimigay, siya yung mamahala sa mga aanihin na ito. Dahil ito yung pagsubok na darating sa kanila. So tinanggap ito ng hari at siya yung ginawa na namuno. At sinabi niya na, inni hafidun alim, at ako ang mga ngalaga dito at alam niya ang bagay nito. So dito dalawa ang bagay na kondisyon ng Islam sa isang anumang posisyon. Una, kaalaman. Pangalawa ay tapat. Hindi pwede magkahiwalay yan. Pangalawa ay kaalaman. Dapat alam ng tao ang bag. Halimbawa, ang tao ay papasok sa politika, magiging presidente ng Pilipinas. Paano kung wala kaalaman? Paano mo paikutin ang isang country, isang bansa? Kung wala kang kaalaman sa ganitong mga politics, palalo na sa mga international laws. Ganun din, ikaw ay papasok sa mini, kahit yung sa Burma, halimbawa, gusto mo na ikaw ay mamuno sa isang, halimbawa, sa Ministry of Health, ikaw ay ano, paano, hindi ka doktor, pero paano mo papatakbuhin ang isang Ministry of Health na wala kang alam sa tinatawag na mga kaalaman na medisina? So dapat, yan, una-una, kaalaman. Halimbawa, gusto mo maging modern ng isang pinakamalaking paaralan, university. So paano gusto mo maging modern na hindi wala kang kaalaman sa pag-aaral ng university ito? Halimbawa, gusto mo maging ustad. Paano kung gusto mo maging teacher pero wala kang kaalaman doon sa tuturo mo? Hindi pwede 'yun. Pangalawa, yung amin. Yung amin, yung tinatawag dito na yung tapat, yung as-sadiqal amin, yung nabanggit as-sadiqal amin. Yung pagiging tapat. Dahil kailangan yan. Maraming kaalaman, may kaalaman nga, pero pag nilagay mo, binuro sa lahat ang pera. Marami yan sa panahon natin. La hawla wala quwata illa billah. Nawa ay patnubayan sila, patawarin sila, gabay sila ni Allah. Dahil nasa kanilang kaalaman, pero wala sa kanila yung pagiging tapat. Kaya ang ginagawa lang nila, ang tatanggapin, halimbawa, ay mga malapit na kamag-anak, yung mga kakilala, pero ang iba, kahit qualified, hindi natatanggapin sa trabaho. So yan ang kailangan na inobligahan ng Islam, ay yung kaalaman sa isang bagay, at pangalawa ay pagiging tapat. So yan ang isa sa mga katangian ni Yusuf a.s., kaya siya ay nag-apply doon sa hari na siya ang gawin na pinuno doon sa pamamahala sa finance, so yung magbabahagi at mamamahala doon. At pagkatapos, ito na yung ano, dumating na yung ano, 7 taon, at si Yusuf alayhis salam ang nagtago, siya yung nag-organize, siya yung namahala. At pagkatapos dumating na naman yung 7 taon na ang wala nang tagtuyot na ito, wala na sila makain, kaya si Yusuf alayhis salam alam niya ang kanyang gagawin para magkasya itong pagkain na ito para sa kanila na tinatawag na mga tao. Dito, dumating ang mga kapatid ni Yusuf alayhis salam. Subhanallah. Ito na yung sinasabi natin na dumating ang mga kapatid. Dahil malapit lang yung Egypt sa lugar ng mga kapatid ni Yusuf alayhis salam, at sa oras na yun ay wala nang makuhang mga pagtagtuyot na. Walang tanim, walang ano, walang pagkain maliban sa bansa na kung saan nandun si Yusuf alayhis salam. At dito, ay pumunta ang mga kapatid ni Yusuf alayhis salam para humingi ng pagkain. At sinabi surat Yusuf, وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. At dumating sila kay Yusuf alayhis salam, siya yung namumuno doon, siya yung tinatawag na aziz sa panahon na yun, siya yung pinuno na itinalaga nung hari. At nakilala niya itong mga kapatid niya. Subhanallah. Nakilala niya itong mga kapatid niya, at pero sila hindi nila kilala. At pagkatapos sinabi niya, falamma jahazahum bijihasin qala atuni bi akhin lakum min abikum. At sinabi niya na noong na-prepared na yung mga kailangan nila, dahil binigyan sila ni Yusuf alayhis salam na kanila pangangailangan, na sinabi niya na pasamahin niyo ang kapatid niyo sa tatay niyo.
yun si Binyamin. Si Binyamin ay kapatid ni Yusuf alayhi salam sa ina at saka sa ama. Okay, so sila, si ito mga kapatid ni Yusuf alayhi salam, na ito ay kapatid niya sa ama kay Yaqub alayhi salam, at si Binyamin ay kapatid ni Yusuf alayhi salam sa tinatawag na nanay at tatay, na nanay nila ay si Rahel. At dito sinabi niya, "Ala tarawna anni ufil kayla wa ana khayrul munzilin?" At pagkatapos sinabi niya na hindi ba niyo nakikita na ako'y naging mabuti sa inyo, binigay ko yung pangangailangan, kaya sinabi niya, "Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi." Kapag dumating kayo muli na wala, hindi niyo kasama ang inyong kapatid, hindi ko na kayo bibigyan muli at huwag kayong lumapit sa amin dahil hindi ko kayo bibigyan. So ito yung isa sa ginawa ni Yusuf alayhis salam na para makuha niya itong makita niya yung kapatid niya. Ngunit subhanallah, ang pakikitungo ni Yusuf alayhis salam sa kanila ay napakaganda. Hindi niya sinabi sa kanila yung una, hindi niya sinabi. Kaya dito makikita natin sa number 7, sura ayan sa 7, sa yung 7 na sinulat natin kanina. Okay, dito sa surat Yusuf din sinabi, sinabi ni Allah, falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana ahluna ad-durr wa ji'na ito. At pagkatapos ito, falamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu rih Yusuf. Okay, i-summarize natin ano. Dito ko sinabi sa kanila ni Yusuf na qalu a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hada akhi. Nung dumating sila, nung sinabi sa kanila ni Yusuf alayhi salam na pag bumalik kayo ay kailangan kapag kasama niyo kung yung kapatid, kung wala ay hindi na kayo makakuha. Ngayon, dumating sila sa tatay nila na si Yaqub alayhi salam. Pinilit nila si Yaqub alayhi salam, ayaw, una ayaw pumayag ni Yaqub alayhi salam dahil natatakot siya kay Binyamin na kapatid ni Yusuf na baka mangyari na naman yung nangyari kay Yusuf alayhi salam sa anak niya na si Binyamin. At kinausap nila sabi, hindi na kami bibigyan ulit ng pagkain. Kinausap nila hanggang sa pumayag itong tatay nila, pero sinabi nila, pangalagaan niyo ang inyong kapatid. At nangako sila sa kanilang tatay na pangangalagaan nila si Binyamin, at dala nila si Binyamin na pumunta sa pangalawang beses kay Yusuf alayhi salam para humingi muli ng pagkain. At dito, yung tinatawag na pangalawang pagpunta nila dito ay yung lalagyan, yung panglalagyan ng hari, ay yung paalis na sila ay nilagay niya doon sa tinatawag na lalagyan, no, yung kabayo o yung lalagyan ni Binyamin. At merong siyang iniisip na gagawin niya. Dito, sinabi ni Yusuf alayhis salam kay Binyamin na huwag ka matakot dahil ako yung kapatid mo. So, nagpakilala na siya sa kanyang kapatid na si Binyamin. At nung sila ipaalis na, ay tumawag yung mga gwardiya, yung mga nagbabantay doon na nawawala yung lalagyan ng hari. Kaya sino man ang kumuha sa inyo ay kailangan na parusahan. At sinabi nila, 100% sila, sinasabi nila, wala, hindi namin kinuha yan. Wala naman talaga ano. Kaya lang, sinadya talaga ni Yusuf alayhis salam. At nung sila ay tinatawag na bumalik at nakita yung lalagyan sa kabayo o yung lalagyan ng kapatid ni Yusuf alayhis salam na si Binyamin. At subhanallah, sinabi pa rin ng mga kapatid ni Yusuf alayhis salam na kung si Binyamin ang gumawa niyan, hindi yan nakakapagtaka dahil meron siyang kapatid dati na siya ay ginagawa niya yan, yung nagdanakaw. So si Yusuf alayhis salam ay nakikinig lang sa kanilang sinasabi, pero subhanallah, makikita mo yung kanilang hanggang doon ay nandun pa rin yung kanilang inggit at galit kay Yusuf alayhis salam, subhanallah. Pero si Yusuf alayhis salam, hindi pa rin siya nagpapakita ng anumang ano sa kanila. Okay. Dito, okay, nagpakilala sa kanila si Yusuf alayhis salam, at sinabi ni Yusuf alayhis salam, qalu tallahi, ito yung mga kapatid niya, dito qala ana Yusuf, tinanong nila, qalu a innaka la anta Yusuf, sinabi ni Yusuf alayhis salam, sinabi nila, ikaw ba si Yusuf? Sinabi, ako si Yusuf alayhis salam, subhanallah. Qala ana Yusuf wa hada akhi, yan ay kapatid ko, ako si Yusuf.
قد من الله علينا كمي أي جنا بيان الله سبحانه وتعالى بن جنا بيان إنه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر ويتسابن الله إنه من يتقي ويصبر سينو من أن مكرؤنا نتاقض كي الله تنو نياري بسمك يوسف عليه السلام أتشاء مكتئيس سبحان الله بقى تاقض كي الله أت بقى كرؤون نان بقتئيس يعني سبحان الله سابي ديتو فإن الله لا يضيع أجر المحسنين هندي لا يضيع هندي باوالا نان هلقا ang gantimpala sa mga tao na sila ay mabubuti. Katulad na nangyari kay Yusuf alayhis salam, قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئون قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Pagkatapos sinabi niya na kayo ay pinapatawad ko, wala kayong nagawang ano sa akin. Pinapatawad ko, la tathriba alaykum al-yawm. Hindi ko, wala akong ano sa inyo, kundi pinapatawad ni Yusuf alayhis salam ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos sinabi niya sa kanila na idhabu bi kamisi hada, kunin niyo itong damit ko at ilagay niyo, ibigay niyo sa inyong tatay, sa kanilang tatay. Fa'alqu ala wajhi abi, sa aking tatay, yati basira. At pagkatapos siya ay makakakita dahil nabulag si Yusuf si Yaqub alayhis salam sa sobrang pag-iyak niya. Sobrang pag-iyak ni Yaqub alayhis salam ay nabulag siya at dahil doon sinabi dito qalu tallahi innaka lafi dalal, ito yung sinabi niya no. Pagkatapos falamma an jaa al-bashiru alqahu ala wajhi fartadda basira, at nung dala dahil nagpakilala na si Yusuf at sinabi na pinapatawad na sila, pagkatapos ay sila ay umuwi at dala nila yung damit ni Yusuf alayhi salam, at pagkatapos ay binigay nila sa tatay nila na si Yaqub alayhi salam, at nung hawakan ito ni Yaqub alayhi salam ay bumalik ang kanyang tinatawag na paningin, siya ay nakakita na. Pagkatapos ay yung pangwalo, pangsiyam. Okay. Inutusan na ngayon ni Yusuf alayhis salam na bumalik sila sa Egypt dahil doon naninirahan si Yusuf alayhis salam at siya yung namamahala doon, kaya hiningin niya itong pamilya ni Yaqub alayhis salam, ang kapatid niya, na sila ay manirahan doon. Subhanallah. Makikita natin yung pagmamahal ni Yusuf sa kanyang mga kapatid. Wala siya binanggit sa kanila na masama. Pagkatapos lang siya ay itapon, siya ay sinaktan, siya ay binenta, pagkatapos ng gawain ito, pagkatapos ng ginawa ng kanyang mga kapatid, nanatili pa rin si Yusuf alayhis salam, nagpatawad pa rin si Yusuf alayhis salam, naging mabuti pa rin si Yusuf alayhis salam sa kanila, hindi siya gumanti, bagkus gusto niya pa rin, at ang pinakahuli dito, hiningi niya na sila ay bumalik, sila ay pumunta sa kanya para maging maganda ang kanilang pamumuhay dahil siya ngayon ay namamahala sa finance doon sa lugar na kung saan si Yusuf alayhis salam. Ang pinakahuling aya, babasahin natin, sinabi ng Allah, falamma dakhalu ala Yusuf wa awa ilayhi abawahi wa qala udkhulu Misra insha'allahu aminin. Kayo ay pumunta sa tinatawag na pumasok sa loob ng Masr, Egypt, na kayo ay aminin, kayo ay payapa. Wa rafa'a abawahi ala al-arshi wa kharru lahu sujjada, at sila ay nagpatira pa. Ito yung tinatawag na panaginip ni Yusuf alayhis salam sa pinakauna. Waqala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Allahu akbar. Ito yung panaginip, sinabi ni Yusuf alayhis salam na sa kanyang tatay na aking ama, ito yung panaginip ko na sinabi ko sa iyo, at sila ay nagpatira pa. Ang tatay, nanay ni Yusuf alayhis salam at ang kanyang mga kapatid, sila ay nagpatira pa bilang kanilang pagrespeto kay Yusuf alayhis salam, dahil sa mga naunang mga tao ay pinapahintulutan na magpatira pa bilang paggalang, bilang pagrespeto, katulad ng utos ng Allah sa mga anghel, at kasama doon si Iblis sa oras na yon na magpatira pa kay Adam alayhis salam nung nilikha niya si propeta Adam alayhis salam. Ngunit si Iblis ay hindi nagpatira pa, siya ay tinatawag na naging nagmatigas, kaya siya ay hinatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sila ay nagpatira pa bilang paggalang nila
pagrespeto nila kay Yusuf alayhi salam. Ngunit sa panahon natin, ipinagbawal ng propeta sallallahu alayhi salam ang pagpapatira pa, pagyuko sa sinuman ng mga nilika. At makikita natin sa hadith na isa sa mga sahaba ng propeta sallallahu alayhi salam pumunta sa Sham at marami mga Kristiyano doon, nakita niya na mga tao ay nagpapatira pa sa mga pinuno at saka sa mga pari, mga mangangaral nila bilang pagdakila, pagrespeto. At dumating itong sahaba na ito kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay tinatawag na nagpatira pa. At sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Mahada, ano 'yan? Anong bagay na ito?" Sabi, "Nakita ko ang mga tao sa Syam na ganito ginagawa nila at ikaw ang mas, ha, karapat dapat." Pero sinabi sa kanya ni propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag mong gagawin ang bagay na ito. Huwag mong gagawin ang bagay na ito. Yan ay pinagbabawal sa relihiyong Islam. Kung mayroon lang akong utusan na magpatira pa na tao ay ang babae sa kanyang asawa dahil sa dami ng karapatan ng lalaki sa kanyang asawa na babae. So pero yan ay ipinagbawal kaya hindi yan pinapahintulutan. So dito, makikita natin yung pakikitungo ni Yusuf alayhi salam, sila ay namuhay na kasama niya. Allahu Akbar, isa ito sa napakalaking aral na mapulot natin dito, yung pagmamahal ng kapatid sa kanyang kapatid. Marami man mga pagsubok na dumating sa kanya, ibinenta siya, sinaktan siya. Pagkatapos nung nandoon pa sila, sinabi pa nila na wag hindi yan bago dahil meron siyang kapatid na dati na nagnakaw din na si yun ay sinasabi na si Yusuf alayhi salam dahil dala sila magkapatid sa ina. At pagkatapos nung kanilang ginawa ay ganun pa rin sinabi la tathiba alaykum liyaum wa sila ipinatawad. At pagkatapos naging mabuti sa kanila, hindi pa niya binanggit yung mga nauna nilang mga nagawang kasalanan, wala siyang binanggit na ano mga nagawa nila sa kanya. Bukod sinabi lang niya na ito ay dahil kay Shaytan. Dito ay dahil kay Shaytan, isa sa mga ayan na binanggit ng Allah na sinabi ni Yusuf alayhi salam, min ba'di an naz'a shaytanu bayni wa bayna baina ikhwati, surat Yusuf 100, na sinabi niya para hindi sila masaktan, na sinabi niya dahil ito sa kay Shaytan na siya ang nagwiswas, ha, siya yung naglagay ng pagitan namin, siya yung naging dahilan kaya kami nagkaroon ng pag-aaway sa bawat magkakapatid. So wala siyang sinabi ni anumang masakit na salita sa kanyang mga kapatid. Naging mabuti siya, tapos pinatira pa niya, hiniling niya na tumira sila doon sa Egypt, sa Masar, na kung saan nandun si Yusuf alayhi salam. At ito po ang huling kwento kay propeta Yusuf alayhi salam. At pagkatapos ay yung mga propeta naman muli na nagmula sa Banu Israel, inshallah, dahil gaya na nabanggit natin na si Yaqub alayhi salam ay tinatawag na Israel at nagmula sa kanya ang si Yusuf alayhi salam at saka si Benjamin at saka yung ibang mga anak niya na tinatawag na Banu Israel. Sila yung mga Banu Israel. Sana po ay nakapulot tayo ng aral sa mga kwento na ito. Yun po pinakamahalaga dito, makapulot tayo ng aral at isa buhay natin. Sa lahat po muli na bumati sa inyo ng assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa gati pala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na ito ay may isa buhay natin itong mga aral na mapulot natin dito. Wa sallallahu alaihi wa barik wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.